Amen. Sabi sa Bible, ang lahat ng pangyayari, pangit man o maganda, ito ay pinapahintulot ng Lord for a purpose, diba? Doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang lahat po ba tayo dito ay nagmamahal sa Diyos? Amen. I do believe kung tayo talaga ay lubusang totoong nagmamahal sa Diyos, ano man ang ating pagdaanan sa buhay natin, pangit man o maganda, ito ay inaalaw ni Lord dahil mahal ka ni Lord. Mayroong purpose si Lord. Amen? Pwede po ba tayong manalangin? Let's pray, Lord, we thank you sa mga blessing mo for this past week. Maraming po salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kami sinusustain sa aming mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Patuloy niyo kami pinapalakas. Ikaw ang siya nagiging source ng aming kalakasan. Maraming po salamat, Panginoon, dahil alam po, Lord, namin sa buhay namin ito, Panginoon, ikaw ang siyang kailangan namin. Ikaw ang siyang kailangan namin makasama, makapiling, Panginoon. And because of that, Lord God, we are confident, Lord God, na alam po namin, Panginoon, na ikaw ay nandiyan lang at di mo kami pinapabayaan. Panginoon, samahan niyo po ako sa aking mensahe na aking dadalhin at ang dalayan po, Panginoon, ng iyong kalwalhatian ang siyang maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige pa nga po, minsan pa palakpakan natin ating Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. Last month po, katulad po ng pinag-usapan natin sa ating cell group, tayo po ay nag-discuss mga topics natin regarding sa mga about sa seven last word, pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, at also yung resurrection. Ginawa po natin yung Easter Sunday natin sa likod. And I do believe lahat po tayo na-blessed. Amen? At naniniwala ko, simula nung March yata, yung nagsimula yung ating series ng seven last word, ang lahat po ay pinagpala. Maaring iba, hindi natin natandaan yung topic, pero meron pa rin mga bagay na talagang tumanim sa ating buhay, no? Na tumanim sa ating isipan at sa ating puso. Kanina pinag-usapan namin, sinashare ni Pastor Raymond, sa it is finished, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, pero ganun pa man, sinabi ni Lord, it is finished. Tapos na yon. No? Meron ng pag-asa sa buhay ngayon because of Jesus Christ. Isa pang naging remarkable sa akin, syempre, yung tinuro ko dahil yung talagang pinag-aralan ko, yung sa fourth word na nagkaroon ng nag-question si Jesus Christ, bakit mo ako iniwan? At napakaganda doon talaga naunawaan natin, personally ako po, na pagkamatay ni Jesus Christ ay hindi lang basta sakripisyo, hindi lang basta pinarusahan. Pero it's more than that. It's more than that. To think na nag-question si Lord, bakit mo ako pinabayaan? Nag-question si Jesus Christ. Okay? So ngayon pong month na to, ang ating pong tema is on fire. On fire. Kanina, tinatanong ko yung kung paano natin in-appreciate ang pagkamatay ni Jesus Christ, then nagkaroon ng salvation sa bawat isa. Minsan tatanungin natin, after nung tayo ay maligtas, after ng resurrection, ano na ngayon ang sunod? Diba? Christian na tayo. Ano na ngayon ang sunod ngayon? Diba? Para saan tayo ay naging Christian? So, titignan natin ngayon sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. Okay, basahin po natin doon. Acts chapter 2, verse 1 to 4. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongue of fire that separate and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongue as the Spirit enabled them. Wow! Napakagandang scenario sa buhay ng mga taong ito, mga believers, na sila ay na-filled the Holy Spirit. Kung titignan po natin, simula po sa pagkamatay ni Jesus Christ, Noong time na nagpakita siya, nung nagkita sila ng mga disciples sa chapter 1 ng Acts, tinuturo doon, nasabi niya, sabi ni Lord,
meron akong regalo sa inyo, antayin niyo 'yon. Okay? Antayin niyo 'yon. Then sa pagkakataong ito, yung Day of Pentecost, kung pag-aaralan po natin ang Pentecost, ito po ay isang gathering, feast, piyesta po ito ng unang ani ng mga Israelita that time, na wherein yung Jews of many nations nag-gather sa one place. So maraming iba-ibang nasyon na nasa lugar na yon. And nakakatuwa, that time, yung mga believers na nandun, finilled sila, pinuspos sila ng banal ng Espiritu. That's why sila ay nagsalita ng iba't ibang wika, at sa pagkakataon yun, nakita ng mga iba-ibang nation, iba-ibang language, yung salita nila, bakit nila, yung salita natin yun, bakit sinasalita nila? And they were all amazed. At sa pagkakataon po yun, nagkaroon ng pagkakataon si Peter na mag-share ng gospel. At sa kabuuan po ng Acts chapter 2, nagkaroon po ng pagliligtas at masasabi natin, nag-start ang Christianity. That time, nagsimula na yung church ng Christianity wherein ang belief nila si Jesus ay Messiah. So, sa atin, iyon po. So, makikita po natin, yung start na yun, ayun ay naging bunga tayo. Amen? So, pag-aralan natin kanina. Sabi ko, pag-aralan natin, naligtas tayo, then, what's next? Ano na ngayon? Makikita natin dito, nagkaroon ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Bakit? Bakit nagkaroon ng kapuspusan ng banal na Espiritu? Sa Acts chapter 1, verse 4. And this is my first point. We need power to witness. Amen? Kailangan natin ng kapangyarihan to witness. Diba? Sabi doon, yung sa Acts chapter 1, verse 4, sabi po doon, sa chapter 1, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of God, gift my Father promised, which you have heard me speak about. Okay, makikita po natin din sabi, huwag muna kayo umalis ng Jerusalem. Sa mga estudyante po, naalala ko po ako nung bata pa, every time na ako papasok sa school, di ba, kailangan mo humingi muna ng baon. Okay, bakit po? Kasi pagka hindi ka humingi ng baon, hindi ka nabigyan ng baon, eventually magugutom ka sa school, hindi ka makapag-isip na maayos. No? So pagkakataon na ito, meron pabaon si Jesus Christ sa mga disciple. Huwag muna kayong alis kasi meron akong pabaon sa inyo. Meron akong regalo sa inyo. Sabi sa chapter 8, sinagot doon kung ano po yun. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in the Jerusalem and in all Judea and Samaria and all and to the ends of the earth. Okay? You will receive what? Power of the Holy Spirit. Para saan po yung power? To witness. Okay? Power to witness. Ibig sabihin, ito yung merong pagiging effectiveness sa isang tao. Ikaw, effective witness. Ano po ba pagka sinabi nating witness? Sa isang pong korte, pagka sinabi nating witness, ikaw ay isang may hawak na ebidensya or ikaw ay merong tinetestify. Amen. During that time, nakikita nila yung pinagdaanan ni Jesus Christ and kailangan nila maging witness sa mga bagay na yon. Kailangan sila maging witness sa pagkabuhay na muli ni Jesus Christ. Amen? So, merong yung pagiging witness, tayo ay in-empower ng Panginoon with the Holy Spirit para tayo ay maging witness. Tayo, para tayo ay maging mabuting patotoo. Amen? Baka naman sa ating panakikita yung mga bagay na mga hindi dapat. Kalokohan. Hindi tayo nagiging magandang patotoo. Di ba? Minsan, natututo tayo mandaraya sa trabaho. Minsan, sa school, tayo pa nagiging source ng mga kodiko. Diba? Minsan, tayo pa yung nagdudulot ng mga kaguluhan sa isang grupo or sa isang lugar wherein dapat tayo pa yung maging peacemaker. Amen po ba? Bakit ganon? Paano kasi walang fire?
Tama ba? Walang fire. Yes, naging Christian ka, pero walang fire. Walang pagiging, walang epekto. Kahit titignan natin, no? Kung kahit gano'ng kainit ngayon, sobrang init, pinapawisan ako, minsan na ang tao, cool na cool pa rin. Tignan mo yung kaptabi mo, baka cool na cool pa rin. Dinalamig, parang kakanta-kanta lang siya, let it go, let it go. Diba? Nanlalamig. Paano walang fire? Sino dito linalamig? Or init na? Tignan mo, baka mamaya linalamig yan. So, kailangan natin ng fire. Kailangan natin ng fire of God. Okay? So, paano nga ba tayo magiging witnesses? Paano tayo magiging effective witnesses? Okay? Dapat, we allow the Holy Spirit to consume, allow the consuming fire of God to destroy any undesirable things we have. Amen po ba? Lahat ng mga bagay na pangit sa buhay natin, yung fire of God, kailangan sunugin ng Panginoon yon. Yung bitterness, unforgiveness, sins, di ba yung mga kasalanan, because of the Holy Spirit, yung kasalanan po ay parang, yung Holy Spirit parang nagiging x-ray machine siya. Nakikita niya yung lahat na mali sa ating buhay. Nakikita niya yung problema, yung kailangan ayusin. Okay? Minsan kasi tayo, we choose lang yung mga bagay na gusto nating isuko sa Panginoon. Meron tayong mga bagay na ayaw nating ibigay, isuko. Amen po ba? Ako po, naranasan ko yung mga ganyang bagay. Dumating sa buhay ko, sabi ko, Lord, sige, nagmi-minister ka sa akin, na-appreciate ko ang love mo. Pero sabi ko, Lord, hindi ko tatanggalin itong bagay na to sa akin. Kasi dahil dito, kasama ko ang tropa ko. Dahil dito, nakakagawa ko ng gimmick. Pero you know what? Because of the Holy Spirit, tinanggal ni Lord. Sabi niya, anak, tanggalin ko yan. Kailangan isuko mo din yan. Kasi hindi nakakabigay kalulahatian yan sa akin. Amen po ba? Minsan kasi yung mga bagay na hinawakan natin, vina-value pa natin, which is mali naman. Pero ang totoo nun, walang value yon. Walang kwenta po yung mga bagay na yan, especially yung mga sins na pinangahawakan natin sa buhay natin. Walang value yon. Amen? Tama po ba? Okay, and also, the Holy Spirit, yung kapuspusan ng banal na Espiritu para tayo maging effective is we must serve as an evidence of God's love and of the Holy Spirit. Amen? Dapat maging tayong ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Tayo maging ebidensya ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Ano ba yung God's love? Diba? Yung na-experience mo, yung unconditional love ng God through Jesus Christ. Siya ay namatay sa krus. Dapat nagiging tayong ebidensya nun. Yung tipong alam mo na kailangan mong meron kang pagbayarang kasalanan, pero hindi mo na kinuhan ni Lord yung kasalanan yun, siya nagbayad nun. Diba? God's love. Yung tipong you know na ikaw ay hindi deserving sa mga bagay, sa mga blessing, pero because of God's love, ikaw ay binebless pa rin ni Lord. Ikaw ay binebless pa rin ni Lord. Yung tipong alam na alam mo na mahal ka ni Lord. Alam na alam mo hindi kayo iwanan ni Lord. Alam na alam mo na ang Diyos ay lagi mong kasama. Kanina, inaawit po natin, blessed be the name of the Lord. You give and take away, but my heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. Tayo po ba, pag kami pinagdadaanan sa buhay, merong mga trials, tayo po ba ay still nagpupuri pa rin sa Panginoon? Diba? Dapat maging ebidensya tayo ng pag-ibig ng Panginoon na any condition sa buhay natin, still tayo ay magpupuri sa Panginoon. Diba? Minsan sa lakad pa lang natin, makikita na natin kung tayo ay mabuting patotoo sa pag-ibig ng Lord. Diba? Pag may problema ka, minsan talagang dalawang kamay, baksak na lahat. Tapos, sobrang lungkot eh. Pero hindi. Dapat nagpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Dapat nagsiserve pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba?
Ako po sa bahay po namin, misa merong nagpuntang nangihingi, nasa sobre, yung mga pinapakilala nila sarili na sila daw ay born again. So, ako po medyo technical pagdating sa ganung bagay. Gagawin ko, usisisahin ko po. Kasi sinasabi nila sila ay born again. Pero nangihingi sila. So, tinitignan ko yung sobre, titignan ko may pangalan ng church or merong nakalagay na contact number. So, wala. So, sabi ko, bakit? Bakit kayo nangihingi? Ang sabi sa akin, kasi po, yun ay gagamitin sa mission. Di ako nagpapakilala ng ako'y Christian. Pero sabi ko, paano nyo sasabihin sa mga taong binibigyan nyo na ang Diyos nyo ay provider eh nangihingi kayo? Paano nyo sila imimisyon? Diba? So, yung mga taong ito, iniklaim na sila ay Christian, pero sila ay humihingi ng tulong sa mga taong kailangang bigyan ng tulong. Tama ba? So, minsan kasi ganun tayo. Yung binigyan tayo ni Lord ng abilities, ng talent, pero mas pipiliin nating manghingi tayo. Mas pipiliin nating umasa na lang. Pero hindi, kaya ka nga binigyan ng abilities para ikaw ay pagpalain ng Lord sa pamagitan ng abilities na yon. Diba si King David, siya po ay, nung pinatay niya si Goliath, ginamit yung abilities niya. Ang provide lang ni Lord yung bato. No? Hindi mo pa pwedeng lalapit lang yung bato at mamamatay na si Goliath. No, kailangan pa rin ng abilities. Kasi naniniwala tayo na sa lahat ng bagay, kailangan natin ng action. Because iyong action, yung faith with action, iyon ay katibayan na tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Now, because of that, God loves us. Now, ma-appreciate natin na si Lord ay siyang nagpo-provide sa atin. Amen? Mahal po tayo ni Lord. Amen po ba yun? So, ibig sabihin nun, si Lord, di kayo iiwan. Bibigyan ka niya ng lahat ng kakayahan para patunayan niya sa'yo na ikaw ay mahal niya. Amen po ba? And also, kailangan tayo ay maging patotoo sa banal na Spirito. Yung Holy Spirit. Yung tinatawag na fruit of the Spirit. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi po doon, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our life. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, ibig sabihin, tayong pinuspos, sinasabi natin, pinuspos tayo ng banal na Espiritu, tayo ay Christian, dapat nakikita sa atin yung fruit of the Spirit. Amen? Kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung ano yung, because of the Holy Spirit, dapat ang nagiging bunga mo rin, produkto ng Holy Spirit. Amen po ba? Meron pa kikukwento, isang bata, yung batang ito, mahilig maggala pagkagabi. Mahilig siya magbulakbol. So, nagkataon yung bahay niya, yung kwarto niya po, may nakadikit na puno ron. So, pagkagabi, ang gagawin niya, lalabas siya sa bintana para tumakas sa kanyang magulang. Gagamitin niya yung puno. Okay? So, yung puno pong yun na hindi na nagbubunga ng kanyang prutas. So, one time, narinig niya sa kanyang tatay, puputulin ko na itong punong to. Kasi, hindi na siya namumunga. Okay? So, dahil narinig niya yun, napuputulin na ng tatay niya, mawawala na siya ng paraan para siya ay makatakas pagkagabi. Sabi niya doon sa kaibigan niya, tulungan mo ako, lalagyan natin ng bungay yung mga punong yon. So, kumuha sila ng maraming mangga, pinag-stapler yung mangga doon sa puno. Okay? Then, kinabukasan, nagulat ngayon ang tatay nila, nakita nila, isang himala, namunga pa uli ang punong ito. Diba? Nanay, tingnan mo, namunga yung puno, ang dami. Pero, napakatindi nito, namunga siya ng
mangga, pero ito po ay puno ng bayabas. So, may mali. In application po sa buhay natin, ang joy po, yung kagalakan po, ito po ay bunga ng banal na spirito. Amen po ba? Pero may pagkakataon na yung bungang yon gusto natin palitan para nagsasabi tayo ng joy, ng mangga. Pero ang totoo, hindi yun ang bunga nun. No, gusto ni Lord, magpakatotoo ka. Gusto ni Lord, i-admit mo kung wala ka talaga nun. Kung wala ka talaga ng bunga yon. So, kung ikaw yung taong yun na nagpe-pretend na maraming sinasabi mong masaya ka, ikaw ay may bunga ng banal na spirito, pero totoo wala. Ang gusto lang ni Lord, ikaw ay lumapit sa Kanya. Ikaw ay lumapit. And you know what? Pagka ganun tayo, naging attitude natin, lumapit tayo si Lord, totoong ibe-bless tayo. Papaunawaan niya sa atin kung gano'n niya tayo kumahal. Ibibigay niya sa atin yung joy na hindi natin kayang ipaliwanag. Diba? Sabi sa John chapter 15, verse 5, sabi doon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I am in you, you will bear much fruit. Apart from me, you cannot do nothing. Because tayo ay connected sa Panginoon, then tayo ay magiging fruitful. Kasi kung di tayo connected sa Panginoon, magiging walang saysay po ang ating buhay. So kailangan po i-admit natin, kung tayo hindi namumunga, dapat wag tayo magkunwari. Pero bagkos ito ay maging paraan para tayo lumapit sa Panginoon. Amen? We need the power of the Holy Spirit to witness. Kailangan natin yon. Then we need to allow the fire of God to destroy all our sins. And isang mabuting kaya-ayang patotoo sa pag-ibig ng Diyos at sa banal na Espiritu. Sa ganung paraan, tayo po ay magiging witness. Amen? Point number two. As a church, we need transformation. Kailangan natin ng transformation. Because of the baptism of the Holy Spirit, si Peter po, siya ay nag-preach ng gospel powerfully. Tinuruan niya mga tao na kailangan yung magsisi, mag-repent, mababtize ng banal na Espiritu. Sabi sa Acts chapter 2, verse 38, Peter replied, sabi doon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen? So, because sa nangyaring kapuspusan, nagkaroon ng pagkakataon, sabi ko kanina, para ma-share ang gospel, ang good news. Then, sa pagkakataon na yon, about 3,000 na mga tao ang siya nag-repent at nababtize during that time. 3,000 na tao. Simula sa araw na yon, sila ay nagsimula na mag-gather araw-araw. Sila ay nagsimula na magkaroon ng praise and worship. Nagkaroon na sila ng cell group. And also, nagbibigay na sila generously. To the point yung mga kanilang ari-arian ay binibenta nila para po para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nagkaroon ng transformation. Sabi nga, yung mga fishermen, sila ngayon ay fishers of men. Di ba? Nagkaroon ng kakaibang lifestyle sa buhay nila. Everyday nadadagdagan sila because of the fire of God. Because of the fire of God. Yung fire of God, ito po ay din nagsisimbolize ng transformation. Yung fire changes whatever it touches. Now, because of that fire, so kung maunawa natin, yung isang kandila, pagka sinindan mo yung isa, dumadami yung kandila. Diba? Pero, pagka yung isang kandila po, buhusan mo ng tubig, isang basong tubig, patay yan. Pero isang malaking apoy, buhusan mo isang basong tubig, hindi siya basta mamamatay. Anong gusto kong i-point dito? Kailangan po natin
yung fire within us, kailangan ito ay magkaroon ng influence sa iba. Kailangan maka-influensya sa mga taong nakapaligid sa atin. We as a church and also bilang individual, nagkakaroon tayo ng matinding impact sa ating workplace, sa ating school, sa ating pamilya. Amen? Because of that fire. At sa ganung paraan, kumbaga, nag-build ka ng fire sa paligid mo na kung saan, because sa ginagawa mong yon, ikaw ay napoprotektahan din. Amen po ba? Hindi ka nagiging isa. So pagka dumating ang trials, ang una mong malalapitan na yung pamilya mo. Bakit? Kasi na-share mo na sila, Christian na sila. No? Hindi katulad dante, pagka nagkaroon ng problema ng isang kabataan na tinatakbuhan, barkada. So eventually, pinapayuhan ng mali. No? Pero nalalo ko kung nakwento ni Pastor Val, kumbaga yung connection niya with sa kanyang anak. Ganun eh. Dapat nagbe-build. Nagbe-build. So ganun din po sa atin. Yung malapit sa atin, na alam natin yung pagkakatiwalaan, dapat yung masyaran natin ng fire of God. Amen? Magkaroon ng transformation. At sa ating church, magkaroon ng transformation sa ating barangay, sa ating bayan, and also sa ating nation. Because ang mga tao nandito sa church ay sama-sama nag-spread ng apoy ng Diyos. Amen. Nag-spread ng apoy ng Diyos. We need the Holy Spirit to influence others through the fire of God. Amen? So, because of this, yung pagiging stagnant ng isang church, no, paulit-ulit, kayo-kayo na lang, nasisira. Tinutupok din ang apoy ng Diyos. Yung stagnancy nawawala. Amen? So, kailangan natin, tayo ay hindi maging stagnant, tayo ay magsimula ng transformation sa mundo. Amen. So, as a conclusion, maliit lang po, maiksi lang po itong mensahe ko. Kailangan nating maging witness powerfully. But first, kailangan nating alisin yung mga sins. Ilaw natin ang banal na spirito ay siyang tumupok mismo sa atin para yung mga sins na yun ay mawala at tayo ay maging mabuting patotoo sa marami. Amen? And also, tayo ay kailangan natin ng banal na spirito para magkaroon ng matinding transformation sa ating kinikulusan. Amen po ba? Mari po ba tayong tumayo lahat? Kanina po, tinatanong ko, Christianity, yes, naging Christian tayo. Ano na ngayon? Before we pray, awit po muna tayo ng isang kanta. And let's just allow the Holy Spirit na i-consume lahat ng mga bagay sa buhay natin. Hayaan natin kumilos ang Panginoon at maunawa natin kung bakit ba tayo naligtas, kung bakit ba tayo naging Christian. Amen. Shall we close our eyes and just focus on the Lord? Lord, maraming po salamat for giving us the power. And you know, we know, Lord God, marami ka pang laking store na plano mo po sa buhay namin. Ang tanging nais namin, Panginoon, makita niyo, Lord God, ang aming puso, aming isipan, aming buhay, Panginoon, at still nag-expect more para sa iyo. Maraming po salamat. We give you all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray.